Hi, welcome back to another episode of Earflix. My name is Sir Eros, isang clinical audiologist at hearing awareness advocate na based here sa Singapore. Kaya nating ginagawang Earflix is to create a community of hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung gusto nyo maging advocate at gusto nyo matutunan kung anong nangyayari sa inyong mga tenga, please hit that subscribe button para matulungan nyo yung channel na maipakita sa iba pang mga nagsesearch ng hearing health information tulad nito. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating perforated eardrum or butas na eardrum. Ang ating tenga ay binubuo ng tatlong parts. Ito ang outer ear, middle ear, at inner ear. Matatagpuan natin ang eardrum sa pagitan ng outer ear at middle ear. Kumbaga, yung dulo ng ating ear canal, doon natin siya matatagpuan na siyang nagkukubli o nagko-cover sa ating middle ear cavity. Ano ba ang function ng ating eardrum? Ba't ba siya importante? Meron siyang dalawang function. Ito ay ang tinatawag nating siya yung isa sa mga components kung paano tayo nakakadinig. At pangalawa, siya yung nagpo-protekta ng mga delicate structure na need natin para tayo makadinig uli. Okay? Ito ang mga components ng ating inner ear. Okay? So kung wala tayong eardrum, pwede nating masira ang ating inner ear components na yon at pwede tayong mabingi ng tuluyan. Okay? So ano-ano ba yung mga ways para mabutas ang ating eardrum? Okay? Ang kadalasang cause sa Pilipinas kung ba't tayo nagkakaroon ng perforated eardrum is pag madalas tayong may sipon or madalas tayong may allergy. Nangyayari kasi is napupuno yung ating ear, middle ear cavity ng fluid at eventually puputok ito from inside out. Okay. Siya rin yung tinatawag nating pagluluga or tinatawag nating ear discharge. Pangalawang cause kung bakit tayo nagkakaroon ng perforated eardrum is yung paggamit natin ng mga foreign objects tulad ng cotton buds. Okay? Meron tayong mga experience dito sa channel na kung saan nagko-cotton buds sila. Then suddenly, natulak yung kanilang siko ng kanilang mga relatives and eventually na poke or na perforate or nabutas nila yung kanilang eardrum. Okay. Isa pang possibility kung bakit tayo may perforated eardrum is syempre yung tinatawag nating acoustic trauma or blast injury. Ito yung mga nakikita natin sa mga pelikulang Pilipino na kung saan dahil may malakas na impact or pagsabog, nagkakaroon siya ng malakas na acoustic pressure sa hangin at eventually pupwede niyang ma-rupture yung kanyang or yung ating mga eardrum. Kaya makikita nyo yung mga blast injury kadalasan ang sign or symptom is dumudugo yung kanilang ears. Okay. Another cause ng perforated eardrum or pagkabutas ng ating eardrum is yung sudden shift of pressure. Okay. Posibleng mangyari to. For example, meron kayong sipon, tapos bumiyahe kayo, nag-airplane kayo, biglang tumaas yung eroplano, pupwedeng mabutas yung eardrum nyo doon. Okay. Pupwede rin na sa ilalim ng tubig, bigla kayong umahon pataas. Kunyari, malalim na malalim yung sinisid nyo, umahon kayo pataas, yun po, pwede rin mabutas ang inyong eardrum. Okay? And ang huli na posibleng mag-cause kung bakit tayo nagkakaroon ng perforated eardrum is yung direct impact or direct injury sa ating temporal bone na siyang nag-i-encase ng ating eardrum. Ano-ano ba ang mga signs and symptoms kung meron tayong perforated eardrum? Okay? Ang ating mga signs and symptoms is unang-una is yung tinatawag nating pain. Kung meron tayong pananakit ng tenga, maaaring nag-i-indicate to na malapit ng pumutok or pumutok na ang inyong eardrum. Pangalawa, dahil nga pumutok na ang ating eardrum, magkakaroon tayo ng discharge. Whether dugo ba ito or fluid, may amoy, wala. Hindi siya malapot o malapot. Basta pag nagkaroon kayo ng ear discharge, posibleng butas ang inyong eardrum. Okay? Pangatlo would be hearing loss. Okay? Tulad nga na sabi natin, yung function ng ating eardrum is component siya para tayo makadinig. So,
kung butas ang inyong eardrum, posibleng ma-fold yung tunog nung tunog no, na naririnig nyo o yung mga salita na naririnig nyo sa inyong kausap, posible ring clog ang sensation ng inyong pandinig. Okay? Dahil nga butas ang inyong eardrum, posibleng meron kayong incidence ng vertigo o yung pagkahilo. Pupwede rin kayo magsuka dahil nga sa sobrang lakas ng mga tunog at wala yung presence ng inyong eardrum, hindi mapoprotektahan ng eardrum yung mga delicate components ng inner ear, and especially nandun din yung ating balance organ, which is yung nagko-cause kung bakit tayo posibleng mahilo at magsuka. Okay? So, ano-ano ba yung mga diagnostic measures na ginagawa ng ENT at ng isang audiologist para ma-confirm na butas ang ating eardrum? So, ang unang-unang ginagawang test is yung tinatawag nating otoscopy. So, through the use of an otoscope, makikita natin kagad kung butas ang ating eardrum. Okay? Next test is, syempre, para malaman natin kung gaano nakasevere yung pagkabutas ng inyong eardrum, is gumagawa ng mga ENT na tinatawag nating tuning fork test, na kung saan chine-check natin yung air conduction threshold at bone conduction threshold ng inyong pandinig. Alright? So, audiologist naman is, bukod sa otoscopy, gumagawa tayo ng tinatawag nating tympanometry, na kung saan tinetest natin yung function ng ating middle ear. At syempre, para ma-quantify natin kung meron na nga talagang hearing loss, is yung tinatawag nating pure tone audiometry. So, paano yung gamutan? So, basically, yung gamutan, pag nagkaroon kayo ng perforated eardrum, is napakadali. So, ang gagawin natin is meron naman tayong natural immune system at repairing mechanism sa ating katawan, na kung saan pag in the first onset, tandaan, first onset na nagkaroon kayo ng ear discharge at nagluga na ito, okay, huwag niyong gagalawin or huwag niyong susundutin or kahit ano, pupunasan niyo lang kung ano yung lumalabas. Alright? At pagkatapos nun, i-seek medical attention right away para mabigyan kayo ng antibiotics at iba pang mga gamot para maibalik yung natural flow ng or natural status ng inyong middle ear space. Okay? So, habang sa panahon ng pandemya, syempre meron tayong mga challenges para makita ang ating mga doktor. Posible natin gawin is ang mga sumusunod. Una, syempre, lilinisin nyo yung mga lumalabas sa inyong tenga. Okay? So, posible nyo gawin is maglagay kayo ng warm compress sa likod ng inyong tenga, okay, para sa pain. Pwede rin kayong uminom ng paracetamol, which is a over-the-counter medicine. Syempre, ingatan nyo, baka mamaya may allergy pala kayo dito. Ibang scenario na yung mangyayari pag ganun. Okay? Next would be, kadalasan kasi dahil nga common na cause ng perforated eardrum is madalas kayong may sipon o meron kayong allergy, syempre yun din gagamotin nyo yun ng inyong mga over-the-counter drugs. Okay? And basically, that's it. Okay? Hopefully, through that, magsarado uli ang inyong eardrum. Okay? At kung hindi naman siya magsasara, is of course seek medical attention para mabigyan kayo ng options ng doktor nyo tulad ng iba't ibang mga otic drops at mga oral medication. Okay? So, again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button, and see you in our next episode. Bye!